Ang Gangnam G ay isang pond ng palasyo mula sa panahon ng sabi ni Baekje. Matatagpuan sa lugar ng 117 Dongnamri, Bayoyu, Buyogon, Chungcheongnam-do. Ito ay isang artipisyal na lawa sa Villa, at tinatawag na Gangnam G batay sa mga talaan sa Samguk Sagi. Sa silangang bahagi ng lawa, isang octagonal na marmol na pavilion, mga tile sa bubong. At nananatili ang mga batong pundasyon. Ito ay itinalaga bilang Korea Historic Site No. 135 noong 1964. Ang survey ng Gangnam G ay isinagawa ng 9 na beses mula 1970 hanggang sa kasalukuyan. Bilang resulta ng imbestigasyon, iba't ibang labi tulad ng mga artipisyal na daluyan ng tubig, mga tangke ng tubig na gawa sa kahoy, mga balon, mga labi ng kalsada, kristal na bukirin, mga lugar ng tapahan ng luwad, at natukoy ang mga lugar ng pagtatayo ng mga haligi na nilikha noong panahon ng sabi. At nahukay ang mga labi mula ika-anim hanggang ika-pitong siglo at ika-tlo hanggang ika-apat na siglo. Ang mga kahoy na tablet ay pangunahing hinukay mula sa sedimented mud layer sa loob ng mga artipisyal na daluyan ng tubig at mga tangke ng tubig na gawa sa kahoy na nilikha at ginamit bandang ika-anim na siglo. Naglalaman ang mga ito ng mga pangalan ng mga administratibong distrito, mga pangalan ng mga tao, mga pangalan ng lugar, at ang katotohanan na ang reservoir ng tubig ay na-reclaim. Tungkol kay Gangnam G, sa Samguk Sagi, kasaysayan ng tatlong kaharian, Baekje Bongi, kasaysayan ng tatlong kaharian, sa 35 taon ni Haring Moraine, 634. Ang isang lawa ay hinukay sa timog ng palasyo noong Marso, at ang tubig ay iginuhit sa 120 ri na haba ng daluyan ng tubig, at may mga willow sa lahat ng panig sa paligid ng gilid ng tubig. Nagtanim daw ng mga puno at may ginawang isla sa gitna ng lawa para gayahin si Bangjang Siansan Mountain. Sa loob ng Gangsan Song Fortress, na siyang maharlikang palasyo noong panahon ng Angji ng Baekje, isang lawa na pinaniniwalaang mula noon ay nahukay kasama ng isang gusali site na ipinapalagay na ang Royal Palace Site. Sa Samguk Sagi, kasaysayan ng tatlong kaharian, noong 37 taon ni Haring Mo Maghari, mayroong isang tala na isang piging ang ibinigay sa mga opisyal sa Mangheru sa Agosto. Sa talaan ng 39 na taon, mayroong talaan na, noong Marso, nagpalutang ang hari ng bangka sa lupa at nakipaglaro sa kanyang asawa at mga asawa sa palasyo. Mula dito, makikita natin na hindi Gangnam G ang ibinigay na pangalan noong una nilikha. Ngunit tinawag na Daeji noong panahon ng Baekje. Lumilitaw din na ito ay sapat na malaki para sa pamamangka. Walang tumpak na mga tala ng laki nito. At sa kasalukuyan ay humigit kumulang 10,000 payong lamang labi. Si Buyo ang kabisera ng Baekje, isa sa mga sinaunang estado ng Korea. Ipapakilala ko sa iyo ang sistemang pampulitika ng Buyo sa Korea. Ang Bayo ay isang bansang may mga advanced na organisasyon at mga sistema, kabilang ang mga palasyo, kastilyo, bodega, at mga bilangguan. Ang politika ay isang aristokratikong politika. At ang naghaharing uri kasama ang monarko, ang hari, at ang mga pamilyang pinangalanan pagkatapos ng mga hayop sa ilalim ng mga ito, tulad ng Maga, pamilya ng Kabayo, ang pamilyang Yu, ang pamilyang Jeyo, at ang pamilyang Go, at ang Disa. May mga opisyal na posisyon para sa mga maharlika, tulad ng mensahero. Tungkol sa mga pangalan ng mga posisyon sa gobyerno, may kritisismo sa Manchurian Yugo na ang mga pangalan ng isinama ang mga hayop sa mga pangalan ng posisyon sa pamahalaan es dahil sa kamangmangan ng mga Chino. Bilang karagdagan, ang rehiyon ay nahahati sa 4 na pangunahing distrito, o mga rehiyong tinatawag na Sechuldo, kilala rin bilang Sagado. At ang mga emperador tulad ni Namark at Uga ay namamahala sa bawat isa bahagi ng bawat rehiyon. Ang mas malalaking lugar ng Sechul Island ay may libo-libo mga kabahayan. At ang mas maliliit ay may daan-daang mga kabahayan. Ang pinamumunuang uri, ang mga tao, ay tinawag na mga taong mabababang uri. At itinuring silang mga alipin dahil kailangan nilang magdala naglalabas ng iba't ibang paggawa at nagsusuplay ng mga supply sa naghaharing uri. Hindi sila direktang lumahok sa panahon ng digmaan. Ngunit responsable sa pagbibigay ng pagkain at transportasyon materyales. Noong panahong iyon, ang mga maharlika ang sentro at tinipon ang karaniwang tao na may mga armas na nilagyan sa bawat bahay upang lumahok sa digmaan.
Si Homan ay mayayamang tao sa mga mababang uri na may sariling antas ng kapangyarihan, at isang uri katulad ng yeoman sa England. Sa paghusga dito, lumilitaw na si Bayo ay isang feudal lipunan.